Sinibak na po sa pwesto ang Provincial Director ng Quezon Police, gayon din ang ilan pang opisyal na sangkot sa umunoy shootout sa Atimoran, Quezon nitong linggo. Ayon po sa fact-finding committee ng PNP, may mga patakarang hindi nasunod ang mga polis at sundalo sa pagtatayo ng checkpoint kung saan 13 ang namatay sa umunoy encuentro. Balitang hatin ni Salima Refran. Mismong PNP fact-finding team na nagsabi, base sa kanilang investigasyon, ay may mga police operational procedure daw na hindi nasunod sa pagtatayo nila ng mga checkpoint kung saan nakabarila nila at napatay ang 13 tao. The police operational procedures were not followed. Na dapat meron pong dapat police vehicle with visible markings. Should be the personnel in the checkpoint should be in uniform. Na nakikita ng mga hindi yung nakasibilyan. Batay sa investigasyon ng PNP, sa mga nasa checkpoint ay tanging ang hepe ng Atimonan lang daw ang naka-uniforme sa mga police. Nakasibilyan daw ang 15 police intelligence operatives sa checkpoint, kabilang si Police Superintendent Hansel Marantan na siya nag-iisang sugatan sa checkpoint team. Ang 25 sundalong kasama, naka-camouflage uniform. Wala ring marked vehicle sa lugar. Dapat laging naka-uniforme ang police sa checkpoint. There is no excuse na hindi dapat sila mag-uniforme because checkpoint is the function of uniformed personnel. Intel operatives are made to gather information. Hindi po sila yung nagkakandak ng operation. Tinanggal na sa pwesto ang Quezon Provincial Police Director na si Senior Superintendent Valeriano De Leon, gayon din ang iba pang opisyal na sangkot sa Atimonan shootout. Ang mga non-commissioned officer naman, isa sa ilalim sa restrictive custody sa Cap Vicente Lim sa Laguna. Inanunsyo naman ng DILG na 8 sa 13 patay ang nagpositibo sa gunpowder sa paraffin test. Medyo conjecture na, speculation na, either coming from General Castro, Chief Superintendent Castro, or myself, kung kailan sila nagpaputok. Pero ang assumption is, sa gitna ng insidente sila nagpaputok. Sa 14 na baril na na-recover sa crime scene, isa lang ang walang lisensya. 7 naman ang may permit to carry. Sa Biyernes sa kadakdang isumite ng PNP Fact-Finding Committee ang kanilang finalized report at ipauubayan na ang investigasyon sa NBI. Dahil dito, umaasa ang pamunuan ng PNP na wala na magiging pagdududa sa kalalabasan ng investigasyon. Ang resulta ng investigasyon, inaabangan na ng mga kaanak ng mga napatay. Ilan sa kanila nagpunta sa tanggapan ng NBI sa Maynila. Pinansagan sila ng mga pulis at mga mahayag na mga kriminal at di umano ay member ng isang kriminal gang. Ang pambabansag na ito ay isa lamang katang isip upang ilihis ang isipan ng sambayan ng Pilipino sa mga tunay na nangyari. Na aking pong kapatid hindi lamang po mabuting tao, mabuting anak, mabuting kapatid. Yung po sinasabi nila na gun for hire, kidnap for ransom, kahit kailan po. Ni isa po sa mga sakay ng sasakyan na yon ay mga walang bahid na criminal records. Nangako naman ang Pangulo ng maayos at tapat na investigasyon sa insidente. There will be justice, no? Yung where it will lead to, I cannot tell at this point in time. Salima Refran, GMA News.